Good day once again. Welcome na naman po kayo sa isa na namang episode ng aking vlog. Ang content po natin for today ay tungkol sa pag-install namin ng aking ram pump motor. Ang ram pump motor ay isang paraan na kung saan mag-establish ka ng tubig paakyat sa mataas na altitude. So, ibig kong sabihin, dahil itong lugar ko po ay bulubundukin, sa baba meron po tayong source ng tubig. Dahil as you can see naman, tubig po yung kinaroroonan ko ngayon, palayan. Yan. Ngayon, ang kailangan ko po ngayon ng tubig sa taas na kung saan hindi po tayo gagamit ng generator, water pump na pinapatakbo ng gasoline or diesel engine. Ang kailangan po natin ay isang makina na wala po siyang kumbaga hindi po siya gagamit ng mga nabanggit kong source of power or energy. Ayan. So ang ram pump po ay very suitable sa ganitong lugar. Yung nasa baba yung tubig, gusto mong paakyatin, gusto mong lagyan yung swimming pool ng tubig na libre, unlimited, as long as unlimited din yung source ng tubig. Ayan. So kaya ko po naisipan, dahil ang plano ko po dito sa nabili nating farm ay magtatanim po tayo ng iba't ibang klase ng fruit bearing trees, gaya po ng cacao. Gusto ko rin yung saging na lakatan, latundan, tsaka yung saba. Gusto ko rin po nung konting rambutan, susubukan ko rito. Kawayan na yung giant bamboo. May mga portion na tataniman ko yung masyadong matataas. Yan. So, yun nga lang. Ang hirap dito kapag wala kang tubig na pangdidilig. Kasi karamihan po dito umaasa lang sa tubig ulan. And during summer season, syempre wala pong ulan, tagpuyot. So, mamamatay po yung ating mga halaman. Ngayon, dahil nakita ko lang sa YouTube na meron pala tong ram pump na technology. It's about 200 years ago nung ito ay naimbento. Kaya ina-adapt ko po dito sa aking farm. Ayan, para magkaroon po tayo ng libreng tubig. Actually, yung tubig libre, pero yung pagpapakyat, yung system para mapakyat siya dun sa taas ay yun po yung technology na gusto ko sa pamamagitan nitong ram pump. So andito po ako ngayon para gumagawa po kami ng ng bodega ng tubig, yung inukaya nila doon, storage tank. Dito naman po yung isa pang tangke na kung saan ay kumbaga malinaw na, lalagay ko yung drum na blue dyan. Tapos from that drum na blue, may tubo, may pipe, papunta na po siya dun sa ram pump motor natin. Ayun po yung ram pump natin. Ayan. Actually, yung picture niya, ilalagay ko siya sa mamaya, sa thumbnail. Ayan. So, yung ginagawa namin ay at least 6 feet mas mababa yung ram pump dun sa supply ng tubig. Ayan, so medyo nangangapa po kami dahil first time kong gawin to. Sana mapagana na namin dito sa bundok. Kasi dun sa baba, tinesting na po namin. Ayan. So pag ito ay gumana na, pwede na po akong magtanim ng mga saging. Yung saging kasi mabilis lang antayin yon.
habang may tanim akong saging, tatanim din ako ng kakao. Yan, yung kakao medyo matagal-tagal yun. Yan, ngayon, habang nag-aantay, hindi mo na mamalayan. Yun, kahit papano, may na-harvest na mga saging. Yan, tapos maglalagay din tayo ng konting poultry, siguro mga 500 heads. Yan. Tapos mga free-range chicken, mga native. Tapos yung mga baka po natin ay ililipat ko po rito. Ayan. May mga kambing. Even yung mga game fowl, pwede rin po rito. Ayan. Dahil medyo malawak po yung ating area. Ayan. So sa ngayon, yung nakikita nyo po pala, bago balikan natin yung ram pump, yung nakikita nyo po ay yung aming meron siyang agricultural land, yung taniman ng palay. So, yun. Meron din po ritong marami rin pong puno ng yung bulo, yung kawayan. Yun po, yung mga yun, mga bulo po yan. So, pwede rin palang pagkakitaan yan. Puputulin yung mga matatanda na, tapos pwede siyang ibenta. Yan po yung mga ginagamit nilang pang-design ng mga yung mga bakod-bakod sa mga residential or even sa mga commercial places na gustong yung concept nila yung may pagka-nature yung dating. Yan, so marami po rito yan. Maraming bulo. Tapos marami ring rito yung pine tree. Di ko lang alam kung anong variety yan ng pine tree. Yan, tapos marami rin dito yung mga punong kahoy daw to na matitigas. Yung iba nga, yung mga endangered na. Yan, so hindi ko pinapaputol. Hayaan lang natin silang lumaki. Ayan. Tapos dito during night time, pwede kang manghuli ng palaka dito sa bukid niya. Tapos meron din siyang owl. Tapos meron din yung wild chicken, yung labuyo. Manok labuyo. Ayun, meron din siyang bayawak. Meron din pong sawa dito sa yan kasi bangin yan sa baba niya tubig. Yan actually hindi ko pa gaanong napuntahan, hindi ko pa naikot tong area ng nabili ko. Pero sinasabi lang nila. Minsan nga raw, paminsan-minsan may mga usap araw na dumadayo dito. Pero sabi ko kung saan nanggagaling, ito palang bundok ng Sol, konektado na dyan sa bundok ng Sambales. Yan. So malawak po dyan. Kung i-google earth po natin, talagang kabundukan na pala to. Yan. So, pag andito ka, bago ka punta rito, magdala ka na ng lahat ng mga magagamit kasi malayo po yung tindahan. Siguro mga 1.5 kilometers or 2 kilometers. Bababa ka ng bundok. Ayan. So, pansamantala dahil excited na akong makita kung paano gumagana. Gumamit muna ako ng power sprayer. Yung power sprayer na yon, yun po yung umaandar, ay sinusupply niya ng tubig tong drum. At ito, ngayon ay puno na. Susubukan ko ng paandarin yung yung ating isuswitch yung ram pump. Yan, titignan po natin kung gagana na ba siya. Gaya po ng nasabi ko, di-discover po natin kung pagaganahin natin siya. Dahil hindi tayo expert dito. First time lang po nating gagawin to. So ito po yung kanyang, ito po yung ram pump tinatawag. Ito po. Ito po yung ball valve niya. Ito po. Ang sistema po nito, yung tubig, ipapump po niya yan. Yan. Pag pinapump po niya, every pump,
ito po yung tangke. Alam niyo po yung Jetmatic. Yan. Yan pong nakatayong yan, yung bakal na po yan, parang detress. Wala, silyado po siya. Yan po yung ginawa nilang ano, air chamber. Kalahati po niyan tubig, kalahati po niya hangin. Hangin na nanggagaling dito pag pinapump niya yung ano, yung binabangga niya. So sa ganung sistema, pag na-accumulate yung hangin diyan sa air chamber at yung kalahati naman niya ng chamber na yan ay tubig. Pag binuksan po natin to, ibubuga niya na po yung tubig, pressurized tubig. At iaakyat na po yan. Times 10. So, kung 6 feet po yung fall, yung drum po na yun ay mataas ng 6 feet dito sa motor. Mamaya po kasi gagamitan ko na siya ng ano, GI pipe. So, kung mas mataas po siya ng 6 feet dito sa motor, yung lip naman po niya ay times 10. So, kung 6 feet, hanggang ano po yan, times 10, 60 feet ang taas na kaya niyang akyatin. Ang taas na kayang akyatin ng tubig. So, ganun daw po yun. Base dun sa diagram na nakita ko. So, wala po itong pagkakaiba sa Jetmatic na, na nakakabit sa ating mga kabahayan. Yun nga lang po, yung Jetmatic ay gumagamit tayo ng kuryente. Ito naman po, wala. Wala po tayong kukonsumuhin gasolina rito, krudo o kuryente o solar, wala po. Ano lang siya, yung tubig lang po mismo. So subukan ko po muna bago ako ano, yan. Yan, tumaas po siya, ibababa, tataas, ibababa. Ayan. Ayan po. Naku po, ayos. Yan po. Ang ibig sabihin po niyan, nagpapump na po siya ng tubig at hangin, kinakargan na po niya yung ating ano, yung ating air chamber. Yan po. Mga 30 minutes po. 30 or baka hindi ko na paabuti ng 30, siguro mga 15 minutes. May pressure na po yan at may tubig. Pagkabukas po ko po dito, bubuga na po dito yung ano, itong yung tubig na pressurized. Bubuga na po yan. Ngayon, hindi ko, kapag okay na po, ilalagay ko na po yung hose. Bumili po ako ng hose na 300 meters. Dahil isang rolyo po yun. Ikakabit ko po rito. Tapos, iakyat ko na po dun sa taas yung hose. So, pagdating naman po dun sa taas, meron na tayong ano dun, tangke. So, lalagyan na natin ng tubig yung tangke. Anytime, pwede na tayong magdilig. Kasi naman po, kung dito pa tayo mag-iigib sa baba, napakataas po nito. Para ano, hihingalin ka. Nakalima o 10 baldi ka lang. Umanuntulo na po yung ano, tawag dito, yung dila mo. Nag-i-kaos ka na. Yan. So, napakaganda po ng technology ito. Nakita ko lang po ito sa YouTube. Yan, pinag-aralan. Yan. So marami talaga tayong mapupulot na ano na aral sa panunood lang ng mga vlog. Ayan, so ako naman po sinishare ko rin po sa inyo para sakaling may mga kahalintulad ako ng area, may ganito kayo, yun, libre po ito. Hindi na po tayo gagamit ng motor. Ayan. Ayan, so sana kahit papaano na bigyan ko po kayo ng info, idea regarding po dito sa ramp pump. At ano po, asahan nyo po sa mga susunod ulit na vlog ay mag-upload pa po ako kung ano yung mga nangyayari dito sa aking pagpa-farm dito sa taas ng bundok ng Sual, Pangasinan. Ayan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan, nagsasabing magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo at God bless. Thank you.